National Center for Mental Health sa Mandaluyong City. Ang ospital na nagsisilbing tahanan ng mga may karamdaman sa pag-iisip, matinding laban ang kinakaharap ngayon. As of April 5, 34 na ang COVID positive sa ospital. 28 dito mga doktor, nurse at staff ng ospital. 297 sa mga empleyado nila ang PUI. Samantala, 181 naman ang PUM. Ang dami po, ma'am. Yeah. So there's a really a high infection rate among employees here. So it's quite alarming, but I hope this will be contained. Si Claire Avila ang Chief Administrative Officer ng ospital. Sabi niya, nagsimula ang pagkalat ng sakit sa Pavilion 38 kung saan namamalagi ang mga senior na pasyente. One of our employees there nagkaroon ng positive COVID. So yung mga patients namin nagkaroon din ng COVID positive, six of them. But they were isolated, dinala sa infirmary, yung anim na yun from Pavilion 28. So they were isolated. Of these six patients na isolated, three already died. And I'm just really worried about yung mga kasama pa niya doon sa Pavilion 28 because we have 48 patients in there. Dahil hindi napigilan ng pagkalat ng virus, unti-unting nalagas ang healthcare workers ng pasilidad. But I heard from our doctors as of today, around 50 more or less psychiatrists are on quarantine. 50? Out of? Yeah. Out of 83. We have 83 psychiatrists. So, mahigit kalahati po ang hindi na pumapasok? Yeah. Kunti na lang yung mga nagre-report kasi most of our employees na PUI, PUM. Of the nursing staff who are directly involved in treating our patients, 30% do not report anymore. 30% of the nursing population. Our nursing population is 1,022. 30% are not reporting due to the reasons like PUI na sila, PUM sila, or they have difficulty in transporting their transportation. Makikita sa social media ang hinaing ng ilan sa mga frontliner ng ospital tungkol sa kakulangan ng PPE. From the very start, nagkaroon kami ng COVID positive patients here. Ang na-issue lang namin na PPE is 568 pieces. Yan ay out of donations, no? Mga private citizens. And as of yesterday, ang remaining PPE lang namin is 100. Our need is at least 250 pieces per day. Per day. Kamakailan, isa ring anonymous employee ang nagpost ng open letter sa Facebook upang ibahagi ang mga nangyayari sa ospital ngayon. Sa liham, sinabi ng empleyado na hindi nabibigyan ng sapat na suporta ang mga healthcare worker ng ospital na PUI o nagpositive na sa sakit. Bagay na kinukumpirma ni Avila. My appeal is, pag health worker ho sana ang nagkaroon ng positive COVID, na-acquire naman nila yung sa kanilang work, sa kanilang hospital. Sana may fast lane for the health workers. Wala po. To give you an example, we have one employee here na COVID positive na senior citizen. 4 to 5 days siya sa tent. Eh, ang init, you know, wala naman CR sa tent. Nakakaawa po. Para bang kanya-kanya na lang sila. Pag ang iba nag-detect sa akin, ma'am, may kakilala ka ba sa San Lazaro? Sana madala na po ako, matagal na ako sa tent, wala nag-aasikaso sa akin. Sa Facebook page ng NCMH, sinagot ng pamunuan ng open letter na kumakalat online. Hindi nila kinontra ang mga bilang ng mga COVID positive, PUI at PUM sa pasilidad. Gayunpaman, inakusahan nila ng pamumulitika ang nagsulat ng bukas na liham. Iginiit din nila ang ginagawa nila ang kanilang makakaya upang tulungan ang kanilang frontliners. At nito lamang hapon, isang gag order ang natanggap ni Avila mula sa medical chief ng NCMH na si Dr. Roland Cortez. Ayon kay Cortez, hindi otorisado si Avila na magbigay ng pahayag ukol sa kalagayan ng pasilidad ngayong may COVID-19. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Dr. Cortez, ngunit hindi pa namin siya makontak. Atom Araulio, Nakatutok, 24 Oras. Ayon sa DOH,